I'm Miss Apple Barbie Bombilas, and we're celebrating beauty for the Binibining Pilipinas 2019 final production. You know, kasi ako kasi, when I was young, ambition ko talaga maging beauty queen. Pero, hindi kasi na ano, kasi nga, wala lang. So now, I'm vlogging about the final production because I'm a fashion fanatic, I'm a model chabot, and I'm also a Kemi Lapid beauty queen. So, runner-up, then Binibining Pilipinas Globe, Binibining Pilipinas Grand International, Binibining Pilipinas Intercontinental, Binibining Pilipinas Supranational, Binibining Pilipinas International, and of course, Miss Universe Philippines. Alam niyo naman guys na ang Miss Universe Philippines is under ni Jonas Gafford right now. So, ang gusto ng lola mo yung first, Manika, Barbie, and Rampadora, and Kodaera. Mga ganyan ang gusto ng manay mo. So, para sa akin, this is my, only for my prediction. So, ang ilagay ko sa second runner-up is si, I think, Aya Abisamis. Kasi nga, si Aya Abisamis kasi, nakita ko yung ano niya, yung nakita ko yung sagot niya sa pre-speak. Parang hindi ako masyadong naanuhan sa kanya. Pero magaling talaga siyang maglakad. Pwede din siyang ilagay ko sa universe, pero sa sobrang ganda, sa sobrang daming magaganda kasi. Ano talaga yung alam mo yon, yung marami talagang mas deserving, pero gusto ko talaga sana siyang ilagay, pero sa pre-speak kasi parang naanuhan ako sa kanya. So my first runner up is si Jessica Marasigan, dahil nakita ko sa parade, nung nandun ako sa parade, maganda talaga ang mukha niya, nagkagandahan ako sa mukha niya. Hindi siya ganun kaganda sa pictures at sa personal, pero maganda talaga din siya. So, may nakitaan din akong maganda na si kamukha ni, di ba yun? Kamukha ni yung artista, si Erich Gonzalez, si Larry May Bautista. Maganda talaga din siya. So, maybe nasa personal up siya or something, or i-reserve. Kasi maganda din naman talaga ang lola mo. Maganda ang mukha, nagaganda na ako sa kanya, rampadora din, payat. And for me, Miss Universe talaga. Kasi marami na tayong na patunayan about the Miss Universe. I've been there sa mga, nagta-travel talaga ako para manood ng Miss Universe. So nakikita ko talaga na ang Miss Universe talaga, pamanikaan, rampadora, kodaera, ganun. Pero first talaga, manika talaga ang mukha mo pag Miss Universe talaga. So for me, ang Miss Globe na ilagay ko talaga doon is Kinsa Baoy. Si Kuan kanang I think that Globe is Patch. Para sa akin kasi nga si Patch, advice that I could give to everybody is to use your selfie wisely. Use it in a way that you can inspire other people, that you can touch lives. I mean, hindi ko pa siya ano na and through the pictures that you are yung ano niya kasi, hindi siya ganun kamanika. Pero maganda siya. Magaling din siya. Maganda para siyang si Ariela Arida. So, ilagay ko sa Grand International si Larry May Bautista. Kasi nasasobrahan talaga akong ganda sa kanya. As in, nakikita ko siya para talaga siyang si Erich Gonzalez. As in, grabe. Maganda talaga siya. And then, magaling din siyang umaura. Manika din. Then, sa Supranational, for me, is a powerful tool in uniting people. Now, si Samantha Bernardo. Grabe talaga ka rampadora. Sobrang rampadora. Yung tindig, lahat, grabe. As in,
Tapos maganda rin siya. And then sa Intercontinental, ilagay ko si Katie Ganados. Kasi nga, parang nakikita ko sa kanya si Karen Galman, Morena, ganun. Bet ko rin siya sa Universe, pero kasi parang mas kakabog siya dun sa ano. Kasi yung lakad niya kasi hindi pa ganun kakabog. Alam mo yung rampa niya, ganun. So ilalagay ko siya sa... Wearing something that is lalagay ko siya sa Intercontinental. And then we are more than what we are. International para sa akin. What I think is something that we use our voice nakay, because they're very close to Emma Tiglao. So I think I would still wear Emma Tiglao or nakay Vicky Rosso. Si Emma Tiglao kasi grabe talaga siya karampadora, maganda din siya. Parang ang mukha niya pinaghalong Anne Cortez na Kylie Versosa, ganun. At saka ang ganda ng ngiti niya. Bet ko talaga din si Emma Tiglao. Okay, so Miss International, ilagay ko doon si Vicky Roston or si Emma Tiglao. Kasi si Vicky Roston, maganda siya. Ang liit ng mukha, payat. Hindi siya kagaya dati na yung pa-sweet lang. Ngayon kasi lumalaban na din siya sa rampahan. So, then si Emma Tiglao, grabe na talaga karampadora. Parang sabak mo talaga siya. Talagang kakabog na talaga siya sa Miss International. Kaya ilalagay ko siya sa International kasi nga, para siyang si Kylie na si Anne Cortez. Maganda din ang mukha niya na pinaghalo. Ganun. So, nasa kanila lang dalawa ang magpupukpukan sa Miss International, ganon. So, Miss Universe Philippines, ang napipili ko is si Hannah Arnold. Bakit si Hannah Arnold? Kasi nakikita ko sa kanya, sa parade lahat, nandun ako. Grabe ka manika, as in. Sobrang manika. And then, alam mo yung mukha niya, napaka-diyosa, napakaganda ng mukha niya. Kaya siya ang ilalagay ko dun. Kasi nga, pag dumating siya dun sa Universe, in case na siya ang manalo, hindi siya malulugaw sa mga Latina. At sobrang ganda niya talaga. So, ayun, siya ang ilalagay ko doon. Although, aminado naman tayo na na hindi siya ganun ka sa rampa. Pero nung nakikita ko siya sa sa gala, moving on. Maganda na ang niya, rampa niya. So, ganun. Moving on. So, yun ang Miss Universe ko. And then, ang galing niyang maglakad, everything, sa gala night. So, siya ang ilalagay ko doon. At saka pag itatapat siya kay Pia at saka Triona, hindi siya malulugaw. Alam mo yun? Siya talaga kasi Barbie manika. Barbie manika, tangkad, maganda. Hello, hello, hello! Welcome back to the production of the Binibining Pilipinas Miss Universe 2019 Kinebla Latif Bumblebee. And as a continuation for my prediction, well, nagdito ako sa bahay ko, you know. I'm very excited. I'm very excited in the Binibining Pilipinas tomorrow evening. So, here's my prediction. Here's my predictions. One is, alam mo na kung sino ang prediction ko. I have top three. Kung sino manalo for the Binibining Pilipinas Miss Universe. One is, of course, Hannah Arnold. Why? Kasi nga, di ba, si Pia tsaka si Kat, mga manika, yun ang mga bet ng bet ng Miss Universe. Alam nyo yan. Half sila. So, yun ang first choice ko. And the second one is, Emma Tiglao, kasi nga, bet ko siya, magaling siyang rumampa, everything, and
So let's start the evening. Kamukha siya ni ano, Kylie Versosa, and the next one is kasi ni Ganados, kasi kamukha siya ni Tamarind Green. Silang tatlo lang maglaban-laban sa Miss Universe Philippines. This 24-year-old tell you building into the Young Focus Child Care Plus Center. Alam mo na. So makita-kita tayo sa Araneta Coliseum for the Binibining Pilipinas 2019. Pupunta ako doon sa coronation night kasi may interviewin akong mga beauty queens, mga past beauty queens. So ayun, kasi na pageant fanatic ako. Emmy ano, beauty queen, pero hindi naman pala. Fanatic lang. Emmy model, pero hindi pala model, char lang. Ganun. So see you in Binibining Pilipinas in Araneta Coliseum. That's all. Bye-bye. See you. Para sa akin, ang pinakamagagandang mukha talaga is si 1. Hannah Arnold, 2. Gassini Ganados, 3. Lauren May Bautista, 4. Baker Roston, and 5. Jessica Marasigan. Yan ang mga gandang mukha. Pero isa lang talaga ang mananalo sa Miss Universe Philippines, and that is Miss Hannah Arnold.